Hi guys, short video lang guys. Tuturuan ko lang kayo kung paano maglagay ng overlay gauge sa video ride ninyo na nirecord kung i-upload nyo siya sa mga social media like YouTube. So, kung ang gamit mo ay Strava sa pag-record ng ride mo. Especially kung mobile phone lang. Paano kung mobile phone lang ang gamit mo? Doon mo na-record yung Strava mo, yun din yung pinang-record mo ng ride mo. So, paano mo pag in-upload mo siya, malalagay ng overlay gauge? So, pwede pala siya. So, guys, yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. Unang-una, ang importante, itong procedure na to is para sa desktop PC. So, kung meron kang Windows PC o kaya Mac, pwede to. So, first is maglalagin ka muna sa Strava mo. So, nga pala, guys, kung di nyo alam yung overlay gauge, yun yung nakikita nyong mga sukat data dun sa ibabaw ng video ni Angelo Biker dun. Yan. So marami na rin gumagamit na ibang bike vlogger nito. Yung iba nakamotor naman. Pero sa kanya ko unang nakita to na bike vlogger. So kapag moving sila, tumatakbo sila nagbabike, makikita mo meron data dito sa gilid nung kanilang speed, cadence. Minsan meron pang elevation yan. Tapos minsan may map pa. Tapos nag-iiba-iba rin ang forma yan eh. So, hindi ko alam kung paano niya ginawa ito. Pwedeng built-in to sa kanyang speedometer or sa kanyang camera. Pero tayo gagawin natin manually. So, kung meron kang cycling activity sa Strava, pwede natin gawin, gamitin yon para magkaroon ka ng ganito sa video mo. Okay guys, yun nga tulad na sinabi ko, kailangan mag-login ka sa Strava mo sa desktop. So, once na makalagin ka na tulad nito, andun ka na sa dashboard, piliin mo yung ride na, ito yung ride ko na pang-test natin. So, pag nag-load na yung data niyan, so makikita mo na yung mga data niyan, nakikita mo itong action button na to. I-click mo to, tapos export mo as JPX file. So, yun ang kailangan natin, JPX file. So, save mo siya, pwede mo siyang i-rename kung anong file na gusto mo. So, meron na akong sinaray kanina, overlay ka lang natin. Okay, so once na export mo na yun, meron ka ng data, okay na yun. Pwede ka na mag-logout dyan. Next step is yung kumuha ka ng application na gagamitin natin, which is the Garmin Burp Edit. So, kung saan ito ma-download, guys, ilalagay ko na sa description. So, kung naka-Windows ka, walang problema, meron. Kung naka-Mac ka naman, naka-iOS ang system mo, meron din. So, ako dahil naka-Windows ako, ito yung kukunin ko. So, once na maklik mo yan, dun sa website ng Garmin, pupunta ka doon sa download page niya. Yeah, pag nakita mo tong page na to, makita mo tong button na to, pwede mo siyang i-download. Tapos pag na-download mo na, tulad ng ibang application na pag-i-install, ganoon din naman gagawin mo diyan. Kung hindi ka marunong mag-install ng application, so search ka na lang sa YouTube o kaya click mo tong view installation instruction nila. So dahil na-install ko na 'yan, pwede na natin i-launch yung application. So pag ni-launch mo yung application na 'yan, ganito ang magiging itsura. So, yan ang application niya. So, meron dito sa homepage niya, merong slides. Parang nagde-demo siya kung paano gagawin mo. Paano makakreate ka ng overlay. So, tayo, makikreate tayo video manually. So, meron din silang option to auto-create. Pero tayo, magmamanually tayo. Then, una mong gagawin, pagkatapos mong buksan o i-launch yung application, is i-import mo yung video na gagamitin mo. Pwede from direct from gadgets or from USB or kunin mo sa kung saan mo siya sinave. So yan, preparing for import, import only ka lang. So once na ma-import na yung clip mo, yung video mo, i-optimize niya yan. So yung optimizing, yung bilis niya depende sa PC mo, depende sa internet mo. Okay? So hintay lang natin. Ayan guys, malapit na siya mag 100%. Okay, so once na mag 100% na siya, okay mo lang, mapupunta na yung video na yon dun sa media library. So mamaya yan yung hugutin natin para gawin nating video. Ngayon, mag-create na tayo video manually. Yan. So, rename mo lang test video. Yan. Create tayo. So, okay. So, itong last import natin, in-import natin kanina, idadrag lang natin siya dito sa timeline.
So, once na nasa timeline na yan, pwede mong habaan yung preview niyan. Depende sa haba ng monitor mo, sa gusto mo. Ngayon, hanapin mo kung saan yung portion ng video mo habang pinapanood mo yung preview. Kung saan mo pinindot yung pedometer mo. So, ako sa 13 yan. Pinindot ko na siya. So, ra-right-click ko yung timeline, ititrim ko yung left niya. Bakit ko ginawa yon? Para mag-start yung GPX. Siyempre yung GPX file natin. Mag-i-start yung start nag-record, di ba? So, doon ko rin siya sisimulan. Pag-start niya, doon din siya mag-i-start. Kasi buo naman tong video na to. Okay guys, next is doon sa editing tab, may option kayo to rotate, to mirror, yun nga, to trim, to split. Yan. So, hindi na natin gagalawin yan kasi hindi na makailangan. Next is diretso na kagad tayo dun sa G-Matrix. Itong G-Matrix na to, dito natin i-import yung GPX file na in-export natin galing sa Strava. So, meron tab na templates, gauge, appearance, at saka data. Dun sa data, dun mo i-import yung yung GPX file. So, yan na. Na-import na. Ngayon, nagamitin natin itong log na to. Use this log. Automatic, ngayon, may gauge na yung video mo. So, ganun lang kasimple, guys. Pero ito, magtataka kayo, bakit meron kagad design? By default, meron talagang gauge ang application na to. Ngayon nga, may logo pa nga ng Garmin, no? So, may option naman kayo na palitan yan. Pumunta lang kayo sa template dito. Pili na kayo. Ayan, no? Pwedeng ganyan. Pwedeng ganire. O, ayan. Nakita nyo yung mga options. Laruin nyo lang yun kung anong gusto nyo. So, ngayon, gagawin natin by default. Ngayon, yung default na yan, na-edit pa yan. Pwede nyo iusog yan. Pwede nyo tanggalin to. Kunyari, itong logo ng Garmin, tatanggalin ko. Ngayon, kung gusto nyo, dahil yung default nya is speed, elevation, at saka map lang. Paano kung gusto magdagdag ng gauge? Pumunta ka dito sa gauge. Yan. Dito sa data pala. Sa data, sorry. Tapos yan, dagdagan mo. Kunyari, gusto mong lagyan ng temperature. Kasi wala namang temperature yung pagkakarecord ko, di ba? Kunyari, gusto mong lagyan ng distance. Yan. Hanap ka ng gauge na gusto mo. Ito, lagyan ko na ito. O, yun. May distance na siya. Kung gano'n ka nakalayo yung natatakbo ko. Diba? Testing nga natin. Yan. So, yan. Pwede mong mamili ka ng iba-ibang design dito. Kahit yung mga speedometer, gusto mong baguhin ito. Pwede rin. Tapos, movable pa yan. O, kunyari, gusto ko dyan. Gusto ko dito. Okay din. Diba? Tapos yung map. O, dito. Yan. Okay guys, may option din tong application na to na lagyan mo siya ng sounds. Kasi baka kasi gusto mo yung finished product mo ito, yun ay upload mo sa YouTube eh. Gusto mo lagyan ng sounds, meron silang default sounds na maglo-loop according sa haba ng video mo. Pwede ka rin mag-import dito ng gusto mong sounds. Okay? So, ingat lang tayo sa mga copyright music. Kaya, para sa safety, kunin muna kung ano yung binibigay ng application. Okay guys, itong adrenaline kunyari ang napili ko. Gusto ko muna pakinggan. Pwede, preview mo muna. Okay, yan. Once na ma-preview mo siya, okay na sa'yo yung sounds, i-add mo lang, papasok na yan dun. Ayan guys. Testingin natin yung sounds ha. Ngayon, kung gusto mong hinaan, pwede din. Ngayon, kung gusto mong lagyan ng sounds, ay lagyan mo ng title o text yung ibabaw ng iyong video. Pwede rin, meron silang title option. So, click mo yung title ng tab dito. Add title ka lang. Then, kunyari, sample ride. Yan. So, ito yung option ng font, kulay, font size, tapos yung justification ng text, kung left, right, or center. Tapos yung duration niya, kung gano'n siya katagal lalabas, at kung saan siya lalabas. So, laro-laruin niyo lang yung mga ganyang options.
Kunyari eto, lagay ko dito. Ayan. Pinalay ko siya dito. Ngayon, once na good ka na dyan, na testing mo na, okay na lahat, pwede mo siyang i-direct share, ayan o, sa YouTube, o kaya sa Vimeo. O kaya naman, kung gusto mo naman may copy ka ng raw file na ito, e-export mo. So, by default, ang export nila is MP4 format. So, okay naman yan, standard naman yan sa mga social media. So, resolution, depende sa'yo. Kung pero ko sa iyo kung ano yung i-match mo yung resolution, frame rate doon sa quality nung original na video mo para hindi mag-downgrade yung quality. So kunyari 60 frame rate yung video ko, i-maintain ko 'yan. Tapos ito yung magiging file size na. Yung quality gusto ko ay maximum para malinaw. Itong branding na to, huwag niyo na lagyan ng branding kasi pag nilagyan niyo ng branding, lalabas yung Garmin intro o kaya outro logo. So wag na lang, no. Ayaw naman natin nung syempre may branding diyan unless sponsor mo. So ito naman kung saan mo, ito naman export location kung saan mo i-save yung exported file mo. So pag okay na sa iyo lahat ng settings na 'yan, export mo lang. Tapos 'yon, may existing file kasi ako eh. So i-override ko lang. Tapos 'yan. Oh guys, medyo matagal yan. So, hindi na natin maantay. So, maraming salamat sa panonood. Ngayon, sana nakatulong sa inyo dun sa mga merong cycling activities sa Strava na gustong magkaroon ng overlay gauge sa kanilang video na i-upload sa social media. O, paano guys? Thank you for watching! Bye!